What's up mga kayate? May mga katanungan na hindi alam ang gagawin step by step kung paano pag-apply. Paano nga ba ang direct hiring? Anong mga dapat nating gawin kung tayo tinawagan na ng mismong yate? Well, abangan lang mga kayate dito sa video na to, ating sasagutin ang mga katanungan na yan. Tutok lang! What's up mga kayate? Kamusta po kayo? Ito po si Arnie, muling nagbabalik. Long time no see mga kayate. Kamusta kayo? Still COVID pa rin tayo, lockdown, kaya wala tayong magawa. At naisipan ko pong gumawa ng video na naman dahil marami po sa ating mga kabaro ay patuloy na nagme-message sa akin at nagtatanong tungkol kung ano-ano ba yung mga step sa pag-a-apply online. At kung ano ba yung direct hiring na sinasabi nila. Atin po yung tatalakayin at pag-uusapan sa video nito para na rin po sa inyong kaalaman at sa iba pang mga kabaro natin na gustong makapag-apply dito sa yate. Well, atin pong sasagutin yan isa-isa. Umpisaan po natin ay itong katanungan nating kabaro nating si Aaron D. Guzman. Aaron D. Guzman, sir. Kamusta po kayo? Ito po ang kanyang katanungan. Sir, pwede ba malaman kung paano po ba step by step mula sa pag-a-apply hanggang sa matawagan at ma-interview at mag-process ng document hanggang sa makaalis po? Well, sa'yo, sir, Aaron D. Guzman. Ang pag-apply lang naman sa yate, gaya ng nasabi ko sa mga nauna ko pang mga video, maaari kayong mag-apply sa online website na mga yachts, job, o kaya online na website din na ating crew manning agency katulad ng CrewAsia at Eurasian. Well, nabanggit niya rin dito sa kanyang katanungan na nakapag-fill up na raw siya ng online registration sa Eurasian at CrewAsia. At ang tinatanong niya rito ay kung ano po ba ang susunod na step. Well, at dahil sa ikaw ay naka-fill up na, antayin niyo po ang tawag ng naturang agency, mapa-Asia, CrewAsia man 'yan or Eurasian. Antayin niyo po 'yan kasi magkakaroon po kayo ng interview galing sa agency. Then pag na-interview na po kayo, doon nyo po malalaman kung kayo po ay qualified na. Tatanungin kayo ng experience nyo at kung ano-ano pa at mga documents nyo. At kung kayo ay qualified, at sasabihin niya kayo na mag-antay na lang ng tawag. Pero ganun pa man, lilinawin ko, sir, before kina-interview na kayo or tanggap na kayo sa agency, ay mag-aantay na kayo kagad ng sakay. Huwag po kagad tayo umasa, sir, kasi po ganito po yan. Pag na-interview man kayo ng crew manning agency natin, di po nangangulugan na tanggap na kayo. Kayo po ay qualified lamang para i-endorse sa naturang mga yate na gahanap ng mga crew. Bali po, qualified lang kayo para i-endorse nila. Siyate, kung sakali po yung mga yate nilang hawak at magkaroon ng available base sa posisyon na ina-applyan nyo, kayo po ay isa sa mga qualified na i-endorse sa ating yate, sa principal. So, ang mangyayari po nun, lahat po ng mga qualified, halimbawa laundryman, iipunin po yan ng CrewAsia. Saka ipapasa sa principal. Saka po si principal na yate ay mamimili doon sa qualified na applicant na yon. Saka lang po tatawag sa CrewAsia kung sakaling may mapili na sila. So hindi po nangahulugan porque na-interview na kayo sa CrewAsia ay pasado na kayo, mag-aantay na kayo ng sakay. Huwag po ganon kasi masasayang po ang oras nyo dahil matagal pa po proseso yan, hindi po agad-agad. Kaya nga lang sabi ko, marami kayong qualified applicant na i-endorse ng CrewAsia o ng Eurasian.
sa hawak nilang mga yate. So ang magdidesisyon pa rin po sa pagpili ay ang ating pong principal at mga yate. At sila rin po ang mapipili. So kaya swerte yan lang din po. Kaya huwag po kayo kagad umasa kung sakaling ma-interview kayo ng Manning Agency natin na makakasakay kagad kayo. Yun lang po ang mapapaya ko. Kaya kung sakaling mag-apply man kayo online, ay antayin nyo na lang po ang tawag ng naturang Croatia. Ngayon, kung medyo gusto nyo naman na makasigurado kayo, maaari din po kayong pumunta sa Croatia o sa Eurasian. Dali nyo yung mga dokumento nyo, yung CV nyo, at bigay nyo po ng personal, bali walk-in. Kung di po kayo sigurado doon sa pinilapan yung online, maaari kayong pumunta rin doon para magsadya, at mas maganda na rin po yon. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng bakante yung yate at kayo maswerteng napili, ay isa po kayo sa mga pinagpala. Ngayon, saka po kayo tatawagan ng Croatia. So, ayan na po ang sagot natin sa tanong ni Sir Aaron D. Guzman. Aaron D. Guzman, shoutout sa'yo. Sana maliwanag sa'yo yung aking sagot. Kahit paano, sana nagkaroon ka ng idea. At meron pa pong tanong, isa't pa nating mga kabaro. Direct na po ba sa yacht yun, sir, yung online processing ng Eurasian? Or may website po na direct apply sa yate? Gaya ng sabi ko, hindi po yan direkta na sa yate. Nagbali, parang nag-apply lang po kayo sa naturang agency, Croatia or Eurasian. Kung gusto nyo po maka-apply sa na direkta na mismo sa yate, doon po kayo sa mga yachts website pumunta. Katulad ng mga Viking or mga yachts group sa Facebook na binanggit ko sa mga nauna ko pang video. Doon po ay mag-a-apply kayo mismo na ang kausap nyo yung yate na mismo. Yung mga nagpo-post doon. Minsan po may nagpo-post doon ng mga crew, nangangailangan ng crew. O kaya minsan naman yung ang nagpo-post yung HR or your captain. Kaya mas maganda po yun. Kasi oras na matanggap po kayo, ay tuloy-tuloy na po yan. Gaya po ng isa nating kabaro na nag-post dito sa Filipino Yacht Crew. Filipino Yacht Crew ay isa rin po yung na FB group na malaki po ang pakinabang sa atin, lalo sa ating mga naggustong mag-apply ng yate. Kaya malaking pasasalamat po tayo. Shout out kay Boss Glenn. Kay Boss Glenn, siya po yung admin natin dyan. Boss Glenn, kamusta po? Shout out tayo dyan. Ito po ang post ng naturang kabaro natin sa Filipino Yacht Crew na nagtatanong. Ma'am sir, matanong lang po sana. May nag-email na po na captain sa akin as direct hire. Ano po ba ang sunod kong gagawin nito at anong proseso pag direct hire as a steward? Bago po ako sa yacht industry, cruise ship experience po ako galing. Complete naman requirements ko na hinihingi ng captain. Kukuha na lang ako ng ENG1. After that, sila na bahala sa travel expenses at insurance. Ano po ba ang sunod na step after nito at paano ang proseso? Okay, salamat sa post niya at malaking tulong dito sa ating mga nanonood ngayon na nice din makapag-apply. Well, unang-una, congratulations dahil isa ka sa pinagpala na natanggap online as a direct hire ka mo. Kumontak na sa iyo ang mismong yate. So, ganito yan. Ang direct hire kasi, dalawang bagay yan, depende kung saan ka nakabase. Unahin muna natin yung mga nakabase dito sa ibang bansa. Pag sinabing direct hire, direkta ka na sa yate, ay hindi ka na dadaan sa naturang agency. Katulad ng mga kababayan natin ngayong nagyayate na nakatira na dito sa ibang bansa. Tulad ni Master Joey na nakatira sa Italy. Master Joey, kamusta po kayo dyan? Yan, direct hire po siya galing Italy. To yate, wala na po siyang agency. Yung iba naman po nakatira sa dito sa Barcelona, direct hire na rin po yon, wala na, hindi na siya dumadaan ng agency kasi po naka-base na sila rito sa Europe.
din naman pong mga Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship, kung sakaling tinawagan na kayo mismo ng kapitan, nag-usap na kayo through email, kayo po ay direct hire. Direct hire dahil kayo na mismo ang nakipag-usap sa principal. Maaari po sigurong itong tao na to ay nag-apply online. Hindi na po siya pumunta ng Croatia para mag-apply. Pero ganun pa man, dahil sa naka-base pa rin siya sa Pilipinas, pupunta pa rin po siya sa Croatia para mag-process ng naturang dokumento. Dahil alam nyo naman po, ang gobyerno natin sa Pilipinas, bawat po OFW o seaman na lalabas ng bansa ay dadaan pa rin po sa POEA. Siyempre, doon po sila magpa-process sa agency na yon sa Croatia ng kanilang dokumento bago makasakay ng yate. Kahit po sabihin na direct hire kayo. Wala pong nagyayate o seaman na direktang makakalabas ng bansa na hindi dadaan ng POEA o walang agency sa Pilipinas. Kaya kahit po direkta po kayong natanggap ng naturang yate ay sigurado ko ay dadaan pa rin kayo sa naturang manning agency. Kailangan nyo pa rin po yan. Mahirapan po kayo kung sakasakaling gusto nyong dumirekta pa rin na walang agency. Allowed lang po yan dun sa mga kababayan natin na nakatira na sa ibang bansa. Yon, sigurado ko po direct hiring talaga sila. Naman daw ang proseso ng mga dokumento. Normal din po ang proseso ng naturang dokumento. Para kalimpong nasa cruise ship. Kung ano yung proseso na ginagawa nyo sa manning agency nung nasa cruise ship ka pa, ganun din po ang gagawin nyo. Pakukuhanin ka ng mga training, pakukuhanin ka ng medical, at kung ano pa mga kailangan sa pagyayate. Nabanggit ko na rin yan sa mga naturang video ko, yung mga nauna kong video. Kaya alam ko may idea na rin kayo. Kaya congratulations sa iyo. Hindi ko lang mabasa yung pangalan mo, sir. Parang kakaiba. Pero congrats. At isa ka ng kayate. Meron pa po tayong kabaro na nagtatanong din sa akin. Si Byron. Byron Jan Caso Nicolas. Shout out sa iyo. Sir, sana mapanood mo tong video na to para masagot ko rin yung mga katanungan mo. At alam ko malaking bagay din to sa iyo. At meron din pong isa pang kabaro natin na nagtatanong, sir, pwede po ba sa mag-apply sa yate pag naninigarilyo or may tato? Ang sagot ko dyan, sir, pwede po kahit naninigarilyo ka o may tato ka, as long as yung tato mo ay hindi po visible o hindi nakikita. Wag lang po yung tato mo talagang nakatato sa noo, hindi mo talaga matatago yan. Kung kayo man po ay nanigarilyo, ay nasa sa inyo na po yan. Siyempre sa interview ang mas gusto nila yung hindi po naninigarilyo, dahil dito po sa yate ay mahigpit rin po pagdating dyan. Meron po tayong designated area lang para sa paninigarilyo. Minsan pag may guest pa nga, talagang hindi ka pwede manigarilyo eh. Kaya nasa sa inyo na po yan kung sasabihin nyo yung totoong naninigarilyo kayo o hindi pag nag-apply kayo. So ayan guys, nasagot ko na yung mga ilang katanungan ng ating mga kabaro na gustong mag-apply dito sa pagyayate. At sana naman kahit papano nakatulong ako, nakapagbigay ako sa inyo ng idea step by step regarding sa pag-apply online at direct hiring man. At sa mga iba pa nating kabaro dyan na mga nasa cruise ship, peace lang po tayo, nalulungkot po tayo dahil sa nangyayaring ito, dahil sa COVID. Marami pong ating kabaro talaga na may standby. So alam ko po naghahanap kayo ng mas magandang oportunidad na malilipatan. Sa ating mga kabaro dyan na talagang nagpupursige mag-apply, huwag po kayo sumuko, tsaga lang po, apply lang po ng online. Malay nyo, kayo naman po ang swerte, gaya ng isa nating kabaro dito na nagpo sa Filipino Yacht Crew. Kaya ang mapapayo ko lang,
kin po natin guys yung mga yacht group natin diyan gaya ng Filipino Yacht Group at syempre yung Buhay Yati group natin official. Lagi nyo pong bibisitahin sapagkat meron po tayong mga post diyan ng mga hiring job, baka sakaling yun na yun yung posisyon na hinahanap nyo. Apply lang po tayo ng apply guys, wag po tayong sumuko, darating din po yung para sa inyo. Kaya masasabi ko lang, yung mga bago lang dito sa aking channel, maraming maraming salamat. Welcome to my channel. Maraming salamat po sa mga subscribe. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ano pa ang hinihintay nyo? Please like, comment, and subscribe na po kayo sa aking channel. At huwag kalimutan din pong i-share para po mabahagi natin sa iba pa na gustong makapag-yate rin. So maraming salamat po. Dito na lang ang aking video. At kung may mga katanungan man po kayo, please comment down below lang po. At nang sa gayon ay magkaroon tayo ng bagong content na naman para rin po sa inyo. So maraming salamat po at stay safe po tayo. Shout out sa mga kayati natin dyan, mga tropa peeps. Kamusta kayo? At stay safe lang tayo. So God bless po lahat sa mga baguhan dito sa akin channel, sa mga datiang ng nating tropa peeps na kayate. God bless po tayong lahat. Laban lang po, matatapos din ang COVID na to. See you on my next video mga kayate.